Magandang umaga, Grade 2! Kumusta kayong muli? Andito ako muli para sa bago nating aralin sa Filipino. Ito ay ang pangukol. Simulan na natin. Handa na ba kayo? Magaling! Ang ating paksa ay tungkol sa pangukol. Ito ang ating mga kasanayan sa pagkatuto. Natutukoy ang pangukol sa pangungusap, napipili at nagagamit ng wasto ang pangukol sa pangungusap. Bago natin simulan ang ating pag-aaral, alamin muna natin kung ano ba ang pangukol. Ang pangukol ay kataga o salitang nag-uugnay sa pangalan o panghalip sa iba pang salita sa pangungusap. Ito ay may pinag-uukulang pangalan o panghalip. Ano ba yung mga panghalip na yon? Ito ay ang panghalip paari. Sa English ay possessive pronouns. Katulad ng kanya, kanila, amin, akin, at iyo. Mga halimbawa ng pangukol. Ayon sa, ayon kay, ayon kina, para sa, para kay, para kina, ukol sa, ukol kay, ukol kina. Kung mapapansin ninyo, lahat sila ay mayroong sa, kay, at kina. Paano ba natin malalaman kung kailan sila gagamitin? Gagamitin natin yung sa kapag ang pinag-uukulan ay pangalang pambalana o panghalip paari, katulad ng sinabi ko kanina, kung ano-ano ba yung mga panghalip paari na yon. Ang kay naman at kina ay kung ang pinag-uukulan sa pangungusap ay pangalang pantangi. Alamin muna natin, ano ba ang kaibahan ng kay at kina? Kapag ginamit natin ang kay, ito ay dapat tumutukoy sa isang pangalang pantangi lamang. Kapag kina naman, ay dalawa o higit na pangalang pantangi. Naintindihan? Magaling. Pag-aralan pa natin kung paano ba gagamitin ng wasto ang mga pangukol na ito sa pangungusap. Alamin muna natin ang dalawang pangkat ng pangukol. Una, ginagamit ang pangukol kalimitan sa pangalang pambalana. Ayon sa, ukol sa, para sa. So, yun yung doon natin gagamitin yung sa kapag ang pinag-uukulan ay ang pangalang pambalana. Naintindihan? Magaling. Halimbawa, ukol sa pagtatanim ang paksa ng usapin kanina sa, katulad ng sabi ko, pangalang pambalana. Ano ba yung kanyang pinag-uukulan? Ukol sa pagtatanim. Tama. Ang pagtatanim ay pangalang pambalana. Pangalawa, ang mga damit na ito ay para sa mahihirap. Ang mahihirap ay pangalang pambalana. Naintindihan? Punta tayo sa pangatlong halimbawa. Ayon sa mga eksperto, masama ang radiation ng computer sa kalusugan. Ayon sa eksperto, ito ay ang pinag-uukulan ay ang pangalang pambalanang eksperto. Naintindihan na? Magaling. Punta tayo sa ikalawang pangkat ng pangukol. Dito, ginagamit yung kay at kina. Ginagamit sa pangalang pantangi. Ayon kay, ukol kay, para kay, ayon kina, ukol kina, para kina. Uulitin ko,
gagamitin natin ng kay kung ang pinag-uukulan ay isang pangalang pantangi lamang. Ang kina naman ay dalawa o higit pang pangalang pantangi. Tingnan natin. Halimbawa, para kay Ahmad ang pagkain ito. Kay, para kanino daw? Kay Ahmad, ilan ba yung Ahmad? Ilan ba yung pangalang sinabi binanggit sa pangungusap? Isa lamang, di ba? Kaya ang ginamit ay kay. Para kay Ahmad ang pagkain ito. Pangalawa, ang aking pasalubong ay para kina Mark at Mervin. Kasi ang pinag-uukulan sa pangungusap ay dalawa, si Mark at si Mervin. Kaya ang ginamit ay kina, para kina Mark at Mervin. Naiintindihan? Galing. Punta tayo sa ayon kay at ayon kina. Ayon kay Dr. Ariel, kailangan ipahinga ang mga mata kung pagod na. Kay uli, kasi isa lang yung binanggit na pangalang pantangi, si Dr. Ariel. Ayon kina, Ami at Maan, ang pag-iwas sa madalas na paggamit ng computer ay mabuti sa katawan. Kina uli, ginamit, kasi ang pinag-uukulang pangalang pantangi ay dalawa, si Ami at Maan. Naiintindihan na ang pagkakaiba ng kay at kina? Magaling. O, palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Good job. Ukol kay. Punta tayo sa ukol kay at ukol kina. Ukol kay Sheikh Zayed ang pinag-uusapan nila kanina. Kay uli, kasi isa lang yung binanggit na pangalang pantangi, kundi si Sheikh Zayed lamang. Walang masasabi ang guro ukol kina Lito, Nonoy at Juan dahil sila ay mababait na mga bata. Ukol kina dahil nagbanggit ng tatlong pangalang pantangi. Si Lito, si Nonoy at Juan. Kaya ginamit ay kina. Naiintindihan? Ang ukol kay at ukol kina, ito ay walang pagkakaiba sa pang-ukol na tungkol kay at tungkol kina. Sa English is about. Naiintindihan? Magaling. Sige nga, tingnan nga natin. Gumawa ako ng siyam na pangungusap. Pipiliin ninyo kung ano ba ang tamang pang-ukol. So dito natin makikita ang tamang paggamit. Napipili natin at nagagamit ng wasto ang pang-ukol sa pangungusap. Isa yun sa ating kasanayan sa pagkatuto. Anak, nakikita mo ba ang ginagawa ko para sa iyo? Ayon sa iyo. Alin ang tamang pang-ukol? Tama, para sa. Okay, pangalawa. Para sa Ruben, mas gusto niyang maglaro ng game sa computer. Ano ang tamang pang-ukol? Tama, para kay Ruben. Dahil ang kay ay ginagamit sa pangalang pantangi. At ito ay si Ruben. Pangatlo, para kina, para sa Malu at Agnes ang mga bag na dala ko. Ano ang tamang pang-ukol? Tama, para kina. Dahil ang pinag-uukulan ay dalawang tao o dalawang pantangi. Si Malu at si Agnes.
at kina kasi dalawa sila ang tinutukoy. Naintindihan? Pangatlo, ang pagsasaliksik ay ukol sa, ukol kay, epekto ng labis na paggamit ng mga gadgets. Ano ang tamang sagot? Tama, ukol sa. Ukol saan ba? Epekto ng labis na paggamit ng mga gadgets. Epekto, ito ang pinaka pinag-uukulan. At ito ay isang pambalana, no? Pambalana. Labis na paggamit ng mga gadgets. Hindi sinabi kung ano ang gadget na yon. So, ang sagot ay ukol sa. Panglima, ang gantimpalang pera ay ukol kay, ukol kina, Mario. Tama, ukol kay. Pang-anim, ang magandang balita ay ukol kina, ukol sa Joseph, Cathy at Martin. Ano ang tamang pang-ukol? Tama, ukol kina. Dahil ang pinag-uukulan ay tatlong pangalang pantangi. Pampito, ayon kay, ayon sa balita, magkakaroon ng pagpupulong sa barangay. Ano ang sagot? Tama, ayon sa. Dahil ang balita ay pangalang pambalana. Yun ang pinag-uukulan sa pangusap. Kaya ang sagot ay ayon sa. Walo. Ayon kay, ayon kina Binibining Cruz at Ginang Laza, magaling ang ipinamalas ng mga bata sa paligsahan. Ano ang sagot? Tama, ayon kina. Dahil mayroong dalawang pinag-uukulan sa pangusap, si Binibining Cruz at Ginang Laza. Panghuli, ayon kina, ayon kay Berto, mabait na bata si Nina. Ano ang sagot? Tama, ayon kay. Ayon kay Berto, mabait na bata si Nina. Magaling. Palakpakan niyo uliin yung mga sarili. Yan. Good job. Ang inyong gagawin sa araw na ito ay ang gumuhit ng isang bagay na naisip mong ibigay sa importanteng tao sa buhay mo. So, gagawin nyo yan sa inyong portfolio. Doon kayo guguhit, dapat may kulay. Kukulayan ninyo para mas magandang tingnan. At doon ay ilalahat ninyo kung paano nyo ito ibibigay sa taong pagbibigyan ninyo. Dahil ang ating paksa ay tungkol sa pang-ukol, gagamit kayo ng pang-ukol sa inyong paglalahad. Naintindihan? Magaling. Bago ako magtapos sa aking lesson vlog, gusto kong ibahagi sa inyo ang ating growth mindset for the day. Ito ay, ang kalusugan ay kayamanan. Bakit? Dapat malaki ang naitutulong ng inyong kalusugan para kayo ay maging matagumpay sa buhay. Naiintindihan? Kapag kayo ay sakitin, maaapektuhan ang inyong trabaho o hanap buhay. At yun ay magiging dahilan kung bakit kayo ang inyong kita, no? Ang inyong kita ay magiging mababawasan. Okay? Hanggang sa pag kayo ay nagkaroon ng sakit
o karamdamang malubha ay hindi na kayo makakapagtrabaho. Kaya kayamanan ang kalusugan. Hindi lamang pera ang kalusugan. Unang-una, hindi kayo magkakaroon ng pera kung hindi kayo malusog. Naiintindihan? Magaling. Yan. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lang. Kita-kita tayo uli sa susunod na linggo. Inaasahan ko na lahat kayo ay naiintindihan ang ating aralin sa araw na ito. Bye!